sa aking channel, mga kwasa. Wala nang intro-intro, kaya natin to. Pero bago ang lahat, makikiyupak muna ako sa mga kawas akong mga kamote riders dyan. Kamote sa pangalan, pero hindi sa daan. Ito ang pinagsisigawan, yung pinakasikat na riders club dito sa Pilipinas. Tama ang narinig nyo, mga kwasa. Sila ang pinaka-infamous na riders club dito sa bayan natin. Pero teka, bago ko makalimutan, Bert Elise, a.k.a. Master Yupak. Shoutout sa'yo. Ay, eto na. Punta ka sa YouTube. Search mo, Kamote Riders. Lalabas ang mga malas na mga motorcycle driver. Mga mayayabang na mga bikers. Ang tanong, nasaan justisya? Para sa mga tunay na miyembro ng Kamote Riders Club. Kagaya nga, nauna ko nang sinabi. Kamote nga lang sa pangalan, pero hindi sa daan. Totoo lang, wala naman nakakaalam kung paano o kung kailan nagsimula ang Riders Club na ito. Ang Kamote Riders Club nga. Pero teka, sino ba naman ang hindi nakakaalam kung ano nga bang Kamote? At bakit kapag nahihirapan sa pag-aaral o sa exam, ang laging sinasabi, nangangamote ka na naman. Paano naging negatibo ang paggamit sa pangalan ng pagkain bumuhay sa mga ninuno natin ng ilang daang taon? Ano na, mga Kamote talaga siguro ang nagpasimula nito. Nang dahil sa maling paggamit ng social media, ay talaga namang sobrang nasira ang pangalan ng Riders Club na ito. Sipin mo na lang, kapag may ogre na sobrang bilis magpatakbo ng kanyang motorsiklo, sasabihin, Kamote Riders agad. Hindi ba pwedeng baka natatailang yung tao? Kaya naman, ganoon na lang kabilis magpatakbo. Tapos, sabay bunot ng cellphone mo. Isasama mo siya sa selfie mo, sabay hashtag, Kamote Riders to. Lupet, diba? Kapag may rider na walang helmet, na nakasando, na nakachinelas, o nakashort lang, o kahit na nakabrief nga lang eh. Tapos napakaangas na nagpapatakbo sa gitna ng hedsa. Hashtag Kamote Riders agad. Nasaan mustisya mga kaibigan? Diba? Napagbintangan na naman yung riders club na ito. Baka naman naiinitan lang yung tao yung kawawang driver niyo. So kaya naman ayun, nagubad na lang. Kapag may atat na atat ng umarangkada at atat na atat ng maging green ang traffic light, yung tipong bomba ng bomba sa silingador, tapos yung hangin, isang tambucho ay sumasalpak o tumatama sa mukha mo. Unan mo ng video, sabay hashtag Kamote Riders agad. Baka naman hindi mo lang talaga naiintindihan yung tao na yun. Baka naman nakaligo na yung asawa ng tao na nasa bahay at nagluluto na apron lang ang suot. Oh, diba? Palit kaya kayo ng sitwasyon. Anong gagawin mo? Kapag may rider na mahilig mag-overtake, Kamote Riders agad. Kapag may rider na sobrang ingay na tambucho ng motor, na nabubulawang sa gabi, Kamote agad. Hindi kaya baka wala lang siyang busina, kaya iningayan niya na lang yung kanyang tambucho, o kaya naman mahina yung brake niya. Kung kaya naman, ginawa niya early warning device yung kanyang tambucho, diba? Kaya nga, pinalakasan na lang siguro niya yung mga kanyang tambucho para makaiwas agad yung mga masasagasaan niya. Isip-isip din mga kosa, maging Kamote. Kapag ang motor ay parang naglalakbay na disco o naglalakad na disco sa liwanag, Kamote agad. Di ba pwedeng artist lang yung mayari? Di ba nga, mahirap naman daw talagang itindihin ang buhay o isang ugali ng isang artist, lalo na ng isang henyo. Sa totoo lang, lahat ng mga sinabi ko ay pang mga katangian lamang ng mangmang na rider. Hindi pa rin siya may tuturi na Kamote. Kasi mas masawal pa siya doon. Siguro, mas bagay sa kanya yung engot na rider. Totoo lang, meron talagang Kamote Riders Club na nag-exist dito sa Pilipinas. At nakalat-nakalat na sa ating bansa ang mga chapter ng Kamote Riders Club. Ang Kamote sa pangalan, pero hindi sa daan. Kalat sa Facebook, kalat sa YouTube, ang mga nagawa at magagawa pa ng Riders Club na ito. Mga community service, mga charity rides, at mga community project. Sabi kong ang mga miyembro ng Kamote Riders Club ay pawang mga maginaw sa daan at pawang mga masunurin sa batas trapiko, lalo na si Sean Roberts, lalo na si Tiwi Cantero, at lalo na si Manny Barote. Okay, mga pangamote, mapahindi. No helmet, no ride. Full vest para sa long ride. Dapat lagi yung tatandaan, tigal dapat ang mga papeles at pati na rin ang motor mo. Kung sakasakali man na makakita kayo ng dalawang Kamote Riders na nagbabatihan sa daan, ay huwag kayong mag-alala. Hindi po sila nag-aaway. Ganun lang po talaga sila magmahalan. Kung paano sila magbatihan, kayo na lang ang bahala magtanong sa kanila kung may kakilala kayo. At tsak, magugulat kayo. Okay, tapos na.